wasn't meant to be alone. I didn't know till the day. Good morning, mga lalabs. Good morning dito sa Saudi Arabia at saka good afternoon na din sa Philippines. So ngayon ang i-share ko po sa inyo yung unang araw ko dito sa Saudi. Ano nga ba yung nararamdaman ko o ano nga ba yung feeling, kung ano nga ba yung nakikita ko nung unang araw ko dito sa Saudi. So dumating ako dito sa Saudi Arabia is 6 PM, ganun, 6 PM, 5:37, ganun. So pagdating pa lang namin dito is pagbaba pa lang namin, diretso na kami sa pila. Ayan, tatawagin ko saan yung pila ng babae. Iba yung pila ng babae, saka iba din yung pila ng lalaki. Ganun dito. Tapos, pasok mo pa lang doon. Kukunin mo yung passport mo. Tapos, pipicturan ka na. Tapos, may tatanong sa'yo. Tapos, yun. Yung mga fingerprint mo, kunan niya, isa, dalawa. Lahat ng fingerprint mo dito is kukunin sa'yo. Tapos kukunin na yung passport mo, tapos pipila na naman kayo doon sa papasok naman kayo sa immigration at yun. Tapos ngayon, papasok kayo doon sa isang kwarto. Pagdating mo doon sa isang kwarto, makikita mo doon marami doon Pinay. Marami doon Pinay man na mga ilang araw na din kasi hindi pa nakuha ng amo. Yun. Marami talagang Pinay dito doon sa may isang kwarto para sa Pinay. May isa ding kwarto para sa mga iba't ibang kwarto, may ibang lahi, ibang like Indonesia, Hitofia, Philippines, ganun. Iba-ibang kwarto yan sila. Lahat yan katulong at lahat lang naglapag sa Saudi para magtrabaho bilang isang domestic helper. So ngayon, pagdating mo dun sa kwarto, sus tatawagin, tapag doon ka mag-aantay ng amo mo kasi doon ka pipick upin ng amo mo. Tapos na, yun nga lang kasi ang CR, it's ang dumi. Ang dumi talaga ng CR kaya hindi na lang talaga pinipigilan ko na talaga yung sarili kasi nga sobrang dumi ang CR, grabe. Tapos yun, paunti-unti mga ilang oras, may mga amo na nagpipick up ng mga kasamahan ko. Yun na ako habang wala pa yung amo ko, is natutulog ako. Kasi na siguro sobrang pagod na yun, galing sa Pilipinas ang aga nagising, tapos nagpipila papunta sa Ninoy Aquino Airport. Tapos ilang biyahe galing Philippines sa puntang Saudi, 9 hours ata kami sa eroplano, 9 hours, 10 hours, 12 hours, yung parang ganun. Grabe, sobrang layo talaga. Nasa ibang earth na ako, nasa earth na ako ni Kokay, diba? Magkaibang araw dito, magkaibang oras. Hindi tulad ng Hong Kong, Singapore, yung mga ganun, yung malapit lang sa Pilipinas is like Malaysia, pareha lahat ng oras eh. Pero dito sa Saudi Arabia is napakalayo. Dito araw, doon gabi. Dito araw, sa Pilipinas is gabi. Ayan. So, pagdating pa lang namin doon sa kwarto, yun nga, isa-isa na, isa-isa to na, tatawagin ka ng ano, nung may tagabantay doon sa isang kwarto, like, doon sa immigration agency and when. Tapos yun, tatawagin ka, oh, hawak na yung airport, passport mo. Tatanong, oh, sino si ganon? Oh, labas ka na, andito na yung amo mo. So yung mga kasamahan ko is nauna tinawag sila, ayun, pa isa-isa hanggang sa mga 10 PM, hindi pa rin ako na-pick up ng amo ko. So ngayon, sabi na nga ng nasa agency, oh, kumain na kayo, kain na kayo, yun, nabibigyan na sila ng pagkain, gano'n. Pagtingin namin sa pagkain, lahat kami dun, pagtingin namin sa pagkain, oh, yung cubes at saka cheese. Sabi ng nung tagabigyan na pagkain din, ano yung gusto mong ilagay sa ano mo? Ano yung gusto mong ipalaman sa cubes? So, hindi namin alam kung ano yung cubes. So, lahat naman talaga tayo dito sa Pilipinas is hindi tayo kumakain ng cubes at hindi natin alam kung anong pagkain yan. Sabi naman siya, kasi ako, kasi tayo lahat, alam natin yung tuna, diba? So, lahat pinili yung tuna. Sige, tuna lang sa akin. Kasi, ayan, bigay-bigay na yung cubes sa katuna. Yung iba naman is cheese. Plus, karamihan talaga is tuna. Naubusan yung tuna. Kaya, no choice yung iba. Cheese na lang. Ayun. Tapos, pagkain namin doon, mga kasamahan ko, pagkain namin. Pati tubig, binigay kami ng tubig, pagkain namin. Bakit ganito? Hindi yung walang kalasa-lasa. So, kinain na lang namin para malagyan ng laman yung tiyan namin is tuna. Kasi sa Pilipinas, pero din naman yan, alam natin yung pagkain yun, diba? So, tuna lang yung kinakain namin.
Tuna lang talaga yung kinakain namin, yung cubes hindi namin kinakain. So yun na nga, after mga 11 p.m., 11, yung mga kasamahan ko nang na-pick up na. Sa mga tatlo na lang kami ang naiwan na sa same agency. So tatlo na lang kami naiwan na hindi pa na-pick up. So ngayon, sobrang napagod na pagod ako, is nakatulog ako. So, tawag na tawag, Almarie Sagal Codilla, Almarie Sagal Codilla, Almarie Sagal Codilla. So hindi ko naririnig kasi nga tulog ako. So ginising ako ng kasama ko, sabi ng kasama ko, An, sabi ng kasama ko, An, ikaw na, andito na yung employer mo. Yung parang, bilis yung mga gamit ko, So pagdating ko dun sa labas, ikaw ba si Almarie Sagal Codilla? Sabi ko, opo, tanggalin mo yung tiro mo. Kasi nga, bago ako umalis, bumili ako sa baklaran ng ano, yung tirong. Kasi nga, yun nga, sinasabi nila, is hindi daw talaga yun. So, sabi, tanggalin mo muna yung tirong mo, tapos pinpicturean ako. Tapos, ganun, pinipill up siya nun, ganun. Tapos, yun, binigay niya yung passport sa amo ko. Tapos, sabi ng amo ko, lalaki, come, follow me. Oh, diba? Alam niya, follow me. Pagdating ko pa lang doon sa ano, so, tinutulungan ako ng amo ko, lalaki, kinuha na yung maleta ko. Tapos pagdating ko yung sasakyan, binuksan niya yung sasakyan, tapos yung bag ko nilagay niya sa likod. Pagpasok ko pa lang, makikita akong dalawang bata, babae at saka lalaki. Maliliit pa sila, 2 years old and 4 years old. Yun nga, pagdating ko doon sa bahay, sabi pa ng amo ko, kumain ka na ba? So sabi ko, oo, yun nga, kasi nga is parang dala na siguro sa homesick, ganun. Tapos pagpasok pa lang din sa sasakyan, sabi ng amo ko sa akin, babae, how are you? Nila, di ba nag-English yun, o di ba? Parang, ko, I'm good, madam. English yun na. Sabi ko, oh, good, I'm good, madam. Sabi ko, it's good. What's your name? Sabi niya, ganun. Alam niya naman yung sa passport ko, din tatanong pa siya. What's your name? Sabi ko, Almarie Sagal Codilla, madam. So, ngayon nga, pagdating namin dun sa bahay, pagpasok pa lang sa bahay, maliit lang yung bahay, okay lang. Yung pating ganun. Yung parang, pagdating ko pa lang sa bahay, yung parang, na-homesick na ako agad. Yung parang naluli na ako. Gusto nung bumalik ng Pinas. Yung parang ganun. Tapos yun na nga, sabi ng amo ko, dito ka matutulog kasi nga wala akong sariling kwarto. Maliit pa yung bahay nila doon, noon. So, dun ako natutulog kung saan yung mga bisita. Yung ganun. Doon ako natutulog, tapos binibigyan ako ng unan, ng kumot, tapos binibigyan ako ng tubig, saka baso. Tapos yun nga, pagdating ko naman, siguro dumating kami sa bahay is mga 2 p.m. Kasi malayo yung ano namin eh, yung bahay, yung ano namin dati, yung bahay namin, nung unang bahay nila sa airport, galing sa bahay nila to airport. Kasi yung bahay namin dati is exit 26. Yan. So sobrang layo nga talaga kami sa airport. So natagalan kami pag-uwi na sa bahay nila. Kaya pala natagalan silang i-pick up ako kasi nga sa araw na yon may trabaho yung amo ko, tapos pick up, tapos pakain sa mga bata, pick up siguro, kaya siguro natagalan at na-pick up ako ng 11:30 p.m. Kinabukas, sabi ng amo ko, bago ako matulog, sabi niya, bukas tuturuan kita kung ano yung mga dapat mong gawin, sabi niya sa akin. So yun nga, pagka tulog na sila, ako hindi ako nakatulog, alam mo kung bakit, dahil yung pa siguro yung dahil bago yung bahay at saka bagong ano, hindi na ako nakatulog. Iyak lang ako ng iyak. So kinabukasan naman is ang aga ko nagising, 6 a.m. 6 a.m. kasi diba tayo sa Pilipinas is kapag namamusukan tayo bilang isang kasambahay is talagang maaga talaga gising natin. Kaya so isaisip ko siguro ganun siguro yun. So ang aga ko nagising, diretso ako sa kusina. Pagdating ko doon, nagugutom na ako kasi unang huling kain ko noon sa Pilipinas pa lang ako. Ano pa lang dumating 11 ng hindi September 11 ng umaga, hindi ako makain. September 10 ng huling kain ko, tapos dumahan lang hanggang lang sa September 12 wala akong kain. Kinain ko lang tuna. So yun nga, pagpunta ko dun sa kusina, bukas ako sa lahat. Wala naman ako nakikitang pagkain. Kung meron mang pagkain doon, hindi ko naman ko alam kung anong klaseng pagkain. So, kumuha na lang ako ng tubig kasi may pan naman doon, kumuha ako ng pan. So, nagising yung mga amo ko nang nasa 1, 2, gutom na talaga ako. At hindi ko alam kung ano yung gagawin ko.
Tapos maya nagising yung amo ko, sabi niya sa akin, ganito yung gagawin mo, ituturo niya sa akin, ganon, ganon. Maliit lang naman ang bahay, sabi niya. Tapos, yun nga, sabi niya, ganon yung gagawin mo. Ganon, maliit na talaga yung bahay. Isang dalawang kwarto lang, kwarto nila, sa kwarto ng mga bata, sa kwarto nila, hindi ako naglinis. Sila lang naglinis, isang kwarto lang yung anuhin ko. Pero ngayon, kasi nga, after one year, is lumipat kami. After 1 year, lumipat na kami after 1 year. Ayun nga, third floor yung bahay. Ganun kalaki yung bahay. Malapit na din kami sa airport. Nasa mga 3 minutes to 4 minutes lang yung biyahe papuntang airport. Nasa exit 8 ata kami. 8, 7. Yung nga ganun. Malapit na kami sa airport. Malapit na kami sa mall. Ayan. So yung sabi ng amo ko, ganun. Yung mga ituturo niya sa akin, ganun tatrabahuin ko. So guys, may tips din ako para sa inyo guys, ha? Kapag halimbawa tungkol sa sahod ninyo, huwag na huwag kayong papayag na yung amo niyo ang hahawak ng iyong sahod. Okay, kapag oras na po ng iyong sahod is kailangan yung singilin yung amo niyo paulit-ulit kasi po pinaghirapan po natin yan. Meron kasing amo na hindi ibibigay yung sahod mo. Gusto nila kasi ipadala mo lang pamilya, sa pamilya mo yung pera. Ayaw nila na ikaw ang hahawak sa pera. Ayaw nila na magkaroon ka ng pera. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, alam nila yun, kapag wala tayong mga perang hawak, is mag-extend talaga tayo. Kailangan nila ng katulong. Alam mo kasi, dito kasi, sa Saudi Arabia, kapag kukuha sila ng katulong is malaki yung gagastos nila. Ayan, yung mga gastos na sa 250,000 or 300,000 yung babayaran nila sa agency para makakuha sila ng katulong. Kaya ganyan yung mga, tayo mga baguhan, I will give you tips na huwag kayong papayag. Ang pera nyo is yung amo nyo ang hahawak. Kasi, alam nyo na. So ngayon, abot patakaran. Yung may amo natin na may patakaran, sasabihin, oh, ito yung patakaran sa bahay ko, ganun. So kung labag naman ito sa kalooban mo, umimik ka, sabihin mo, ganun. Halimbawa, sasabihin na sa'yo, ng 3 a.m. ang tulog mo, tapos yung gising mo is mga 6, 7, wag na wag kayong papayag. Kasi nasa kontrata na 8 hours po ang ating pahinga. 8 hours po ang ating pahinga sa isang araw. Ayan. So, for me naman, it's okay naman ng amo ko. Sa oras naman ng tulog ko is walang problema doon. Nasa 8 hours, 9 hours ako sa loob ng kwarto ko bago ako bumaba. Ayan. So, about naman yung patatrabahuin ka ng amo mo sa ibang bahay, wag na wag kang papayag na papatrabahuin ka ng amo mo sa ibang bahay. Magre-reklamo ka, huwag kang oo ng oo, kasi kapag oo ka ng oo, namimihasa yan sila. Yan, ganun yun. Sasabihin mo, ikaw ang amo ko, kayo ang amo ko, kayo lang nasa kontrata, kayo lang po sisilbihan ko, at kayo lang yung susundin ko. Bawal na bawal po magtatrabaho ka sa ibang bahay, kahit sa pamilya nila, sa kapatid nila, huwag na huwag kayong papayag. Ayan. Maliban lang kung may bayad yun. Okay lang yun. Kasi nga, parang sideline na natin yun siya. Yung nagtatrabaho tayo ng kahit tingkyo na wala. Diba? Kahit okay lang naman yung magtatrabaho tayo sa ibang bahay. Kung para sa atin, okay lang din naman yun. Pero yung sobra-sobra na wag. Yeah, wag na wag kayong papayag. Kung baguhan pa lang kayo, lumaban kayo, umimik kayo, at wag kayo ng oo. Yun lang po ang tips na ibibigay ko sa inyo. So ngayon, tatapusin ko na po kasi sobrang haba na po. Thank you sa papanood mga lalams. Bye-bye. See you next my vlog.